Mayigit 10 taon na po nakalipas mula nang ipawalang bisa yung batas na nagpapataw ng parusang kamatayan. Muli na naman niyang binubuhay ngayon sa Kamara. Pero kahit may tinatawag na supermajority ang kasalukuyang administrasyon, ang sabi ng mga tutol, huwag pakasiguro dahil may sapat din silang bilang para harangin ito. Nakatutok si Tina Panganibantere. Supermajority man ang Kamara, 50 kongresista raw ang handang makipagdebate para kontrahin ang panukalang batas na ibalik sa bansa ang parusang kamatayan. Kumpiyansa si Albay Representative Ed Salagman, isa sa mga bumoto para sa pagbuwag ng death penalty noong 2006 na mahaharang nila ang panukala. Conscience vote, check panalo kami. Pero kung it will be a wide margin. Pero kung party vote, palagay panalo pa rin kami but a slim margin. Kasama sa priority bill ng Administrasyong Duterte ang pagbabalik sa death penalty. Pero ayon kay Lagman, may mga miyembro ng supermajority na kontra sa panukala. Tulad daw ni na Pampanga Representative Gloria Arroyo, ang Pangulong lumagda para ipawalang bisa ang batas na death penalty. We are also mobilizing civil society groups that would oppose the death penalty. Pero si Speaker Pantaleon Alvarez, I am very confident na ipapasa ko. Bakit, sir? Well, meron tayong coalition, meron tayong supermajority. Kung meron mang lilihis doon, siguro mga 5 or 10. Hindi pa tiyak kung conscience vote o party vote ang iiral kapag pinagbotohan na ang death penalty bill sa Kamara. Pero tiniyak ni House Speaker Pantaleon Alvarez na kahayaan niyang umusad ang mga debate para marinig ang lahat ng panig. Tingin ni Alvarez, matagal na ang isang buwan para pagdebatihan sa Kamara ang death penalty bill. Hati naman ang opinyon ng mga senador sa issue. Yung high-level drug trafficking, nakakulong na, nag-ooperate pa eh. Kaya hindi pwede eh. We have to inhibit them from committing the same crime again. Biblically, death penalty is allowed. The Bible says, do not kill. Ang ibig sabihin kasi noon, pag nagkasala ka sa akin, hindi kita pwedeng patayin. Let the authority handle that. Pero tuto lang Liberal Party senators. The LP has taken the position that it is against the death penalty. So when it comes to the floor, we will state our position. Naniniwala po talaga ako na hindi death penalty ang solusyon. Ipinaubaya ng Malacanang sa mga mambabatas ang pagtalakay sa death penalty na ipinangako noon ng Pangulo sa kanyang kampanya. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.